Matapos magdeklara ng state of calamity ang Maguindanao del Sur province, abala naman ngayon sa pagbibigay ng ayuda o relief operation ang lokal na pamahalaan. Ayon sa Provincial Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, mula 17 ay umakyat na sa 20 munisipyo ang apektado ng pagbaha sa probinsya. Umabot na rin sa 30 mga paaralan ang nalubog sa baha. Isa sa labis na naapektuhan ang bayan ng Pagalungan na nagmistulang dagat ang malaking bahagi bunsod ng matinding pagbaha. Sa datos na natanggap ng PDRRMO Maguindanao del Sur, mahigit 70,000 na mga pamilyang apektado sa 17 munisipyo. Di pa kasama rito ang apektadong pamilya sa nadagdag na 3 bayan dahil patuloy pang kinukonsolidate ang report. Ang effort po ng provincial government of Maguindanao del Sur is still ongoing sa pamamagitan po ng aming mahal na Governor Bay Mariam Sangking Mangudadato. Lahat po ng mga reported municipalities which are severely affected by flooding incident po ay talagang bibigyan po namin ng food packs and other basic commodities sa abot po ng aming makakaya. Sa inisyal na datos ng PDRRMO, mahigit 48 milyon na ang tinatayang halaga ng pinsala ng agrikultura habang wala pang ulat sa danyo sa mga bahay at infrastruktura. Umakyat naman sa 8 ang nasawi dahil sa pagkalunod sa baha sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Samantala, nagdeklara na rin ng state of calamity ang bayan ng Pikit sa North Cotabato kahapon July 17 dahil sa epekto ng matinding pagbaha. Sa Facebook page ni Mayor Sumulong Sultan ng Pikit, halos 16,000 pamilya na ang naiulat na apektado sa kanilang bayan. Nagbigay na rin ng ayuda ang lokal na pamahalaan at namahagi rin ng non-food items ang Office of the Civil Defense o OCD. Weng Fernandez, humahataw sa balita ngayon.